Anong balak mo ngayon? Magtiis ka muna dyan. Kaya nga, titiis naman ako. Oo. Magtrabaho ko lang na magtrabaho. Pakita mo sa amo mong masipag ka. Malay mo, tataas niya yung sahod mo. Sipag naman po ako doon. Pag walang gawain, nakahanap ako ng gawain. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa mga batang magulang. Ayan sila Marie Chris. At kumustahin natin dito sa apartment nila. Madilim dito. Ay, magandang... Hello po. Ma'am, pwede po niya akong hanapan ng trabaho. Ano po? Pwede niya akong hanapan ng trabaho. Ah. Nandito si tatay. Tatay, ay, kayo yung tatay ni Lionel po, ano? Sige, pag-uusapan natin mamaya, tatay, ano? Nasa, ano po sila? Nasa taas. Nasa taas, okay, sige. Pakit po kayo. Ah, sige po. Marie Chris! Hello, kumusta? Okay lang po. Ano, kumusta kayo dyan? Okay lang po. Medyo okay po. Bakit? Ba't medyo? Ha? Lang po. Kumusta kayo dito? Nadamit lang po. Hello, tulog siya. Ano, kumusta ka na Marie Chris? Okay lang po. Okay naman. Akala ko may trabaho na si Janelle. Meron na po. Meron na? Out mo lang ngayon? Ano, umuwi ka pag tanghali? Hindi po, nandun po ako nakain. Oh, kaso, na, kaso lang ate, mababa ang sahod. Oh, di tumigil ka na? Hindi po. Hindi po. O, ba't nandito ka? Ay, wala po. Hindi ko pumasok yung boss niya. Hindi ko pumasok. Ay, bakit? Pag hindi pumapasok yung boss mo? Wala po. Sarado, sarado po. Andun po ang susi. Bukas naman. Bukas po? Oo. Sabi, walang pasok. Ang tagal ko kaya po doon kanina. Nasa isang bukas ako sila. Bukas pa rin. Baka nalit lang. Oo, dapat ano, dapat inantay mo yung boss mo para hindi kayo, ano. Kukunin ko ako ng number nun. Minsan na yan, eh. Oo, kumusta yung ano niya dito? Yun, oh, may ano na shed sila. Floor mat. Yan natin, kinabit na namin. Oo. Dapat, ano, pasok ka araw-araw. Kaya nga, tinapasok lang po, araw-araw. Kanina lang mo nagpala ko eh. Yung paghiga ng anak ko, kawawa yung likod niya. Pahiga mo. Ano ba po nang humiga sa kama pag walang katabi ay? Ganyan. Paganyan ang paghiga. Yan. Yan. Kawawa naman naka ano yung leeg niya. Mga ngalan. Ano, kumusta pag-aalaga mo dyan sa anak mo? Okay naman po. Pinaproblema niyo pala, mababa yung sahod. Okay. Hindi pa siya ati. Siyempre yung panggas namin araw-araw. Nagbali na nga po yan ng mahigit 200 po. Hmm. Tapos, balag pa po namin magbali ulit kasi wala na pong bigas. Oo. Nandito pala si Papa mo. Nakakauwi lang po niya. Galing Lubalinches. Akala ko, sa Maynila siya nag-uwi. Opo. Bakit nag-uwi? Nag-uwi po at ano? Wala pong bahay yung ama niya. Wala pong bahay dun yung ama niya. Wala siyang matirahan. Matirahan. Grabe, ano? Ano po yun eh? Pabrika ng chicharon. Ay, ganun? Bali, wala daw pong bahay doon. Nagpapapasok mo si Papa mo ng trabaho. May alam ako, yung taga dyan, oh. Handicraft, yung tagagawa ng mga... Alam nyo yun, yung mga... Tawag doon. Yung mga native na design. Pwede ko siyang ipasok si Papa mo. Pero doon kasi ang... Ilan pong kailangan doon? Ikaw sana ang i-ano ko, kasi parang nga lang... Parang gusto ko natin lumipat, ang baba kasi. Hindi kasi doon, hindi ka din bagay din kasi pergawa yun ay. Kaya nga, alin po? Yung ganun, pergawa. Paano kung walang magpagawa sa iyo, di zero yung araw mo, di ba? Kaya hindi ko din yun nire-recommend kay, ano, kay Janelle. Hindi ko din nire-recommend sa'yo yung ano na yun, na trabaho. Pero okay naman trabaho mo dyan. Anong trabaho mo doon sa ano, tindahan? Madali lang po. Nagre-repack lang. Tapos kung anong iuto sa akin, ginagawa ko naman.
mas mababa pa kasi mga kalingap trinay ko din si eto, tong asawa niya na sa akin, tagubantay lang sa school at sa bahay yung sa anak ko si Marie Chris. Kasi nga lang, medyo hindi sanay sa trabaho si Marie Chris. Hindi ba po yan? Wala po experience yan. Oo, wala pa kasi bata pa. Ano? Pero pwede ko naman siyang turuturuan sana. Eh, syempre, baga yung araw-araw sana. Hindi naman ako pwedeng araw-araw na nag-uutos na lang. Syempre, meron yung mga time na busy din ako. Ang dami ko din ginagawa. Syempre, vlogging kami. Gustong-gusto ko din siyang maturuan sa gawaing bahay. Ang hirap din mag-handle sa ganun pala na sitwasyon, ano? Oo, okay din sana si Marie Chris. Kaso nga lang, yun nga, inisip din namin mag-asawa, baka mabinat din, diba? So, ayun. Anong balak mo ngayon? Magtiis ka muna dyan. Kaya nga, titiis naman ako. Oo. Magtrabaho ko lang na magtrabaho. Pakita mo sa amo mong masipag ka. Malay mo, tataas niya yung sahod mo. Sipag naman po ako doon. Pag walang gawain, nakahanap ako ng gawain. Ganon. Dapat. Kasi, sa dami ko na amo na pasukan. Alam ko na yung mga ano na. Oo, madami ka na palang experience. Doon din, kinausap ko na yung owner nun ng handicraft na yun. Sabi niya pumapayag na ano, kaso nga lang dito, pergawa ang sahod dito. Sabi niya kasi bago kita pinasok sa groceryhan, kinausap ko din yun. Pumayag na siya, eh yun nga yung ano, hindi naman pang pamilya na pang gastos na. Oh, sa binata lang yata yun at syempre pergawa yun ay paano kung walang magpapagawa, diba stuck ka na kung ganun. Si Papa mo pwede pa ano, pwedeng ipasok doon kaso nga lang doon sa may ano dulo yun, malakad pa siya. Tunay naman po yun sa lakad. Oo, kung ako gusto ko maglakad pag umaga. Exercise. Lalakad ka din naman papasok ano? Pag pauwi, malakad. Oo, kumusta naman yung pagtira niya dito? Okay lang naman. So nga lang ay malap. Due date na. Oo. Due date na kayo. March 5. Oo. Balak na po namin kunin pa si ate para kapag may trabaho siya dito eh. Makakatulong din po. Kasi pag isa lang ako kasi nagkatrabaho, hindi kaya talaga gawin ng bahay. Si ate? Sino ate? Yung ate ko po. Oo. Anong balak niyo? Maghanap po sana kami ng trabaho niya dito, tapos kapag may trabaho na po siya dito, maghahatid sana po kami sa bayan. Yun sana ang plano ko. Eh wala man siyang anuhan na dito, saan pa siya matira dito? Late naman itong tiraan niyo. Makuha pa kayo ng ano, mas mahirap yun. Ba't takot kayong kayo lang? Ang gusto ko lang yung pag nandito siya, hindi hati kami sa upa. Napapadede yata yan yung tinitingnan ka, nag-uot-ot, ano? Ganyan nga ganyan po yan? Kahit busog. Oo. Pero okay naman yung trabaho mo sana dyan, Junel. Okay naman po. Sahod ka lang nag-ano-ano. Yun nga po. Kasi bawal yata din po magbali-bali dyan eh. Pero nakabali ka na. Pero hindi po grocery. Pera. Grocery lang. Pero parang nag-aalangan pa sila magpabali. Ay, ganun? Siguro, bago pa lang. So, ilang araw ka pa lang kasi sa trabaho mo? Kasi may mga bumali daw sa kanya na ano eh. Wednesday po yung pumasok. Na hindi na bumalik. Kala ko Martes nun nung pinapasok ka, hindi? Hindi po. Nagpunta daw po siya dahil. Hindi po muna ako pinapasok ng Lunes. Pero hindi ka naman hirap doon. Hindi naman hirap ang trabaho. Hindi naman po. Ano ba yung mga trabaho mo doon? Nagtatakal ng mga sukal? Nagre-repack ko. Tapos nagtutupi ng karton. Kung yung mga bigas, pinapabot sa akin. Pag may bibili. Tapos may mga magbili na karton-karton, pinapatid sa'yo. Tsaka yung mga basyo ng ano, pinapasok. Oo. Oo, tiis ka muna. Junel, ano? Doon talaga ang buhay. Hindi naman pwedeng mag-start ka na agad dun sa taas na sahod. At ganito dito sa Kapalunga ay wala ka naman maanuhan ng ano, medyo mataas na bigayan. Mas mataas pa sana yung kay Marie Chris. Ano Marie Chris? Oh.
Mapilay yan. Talaga tong mga bata na ito, yung anak niya ginagawa niyong dal. So, ayun. May dala ako dyan na ano, groceries para sa inyo. Para ano, baka isipin niyo, ba't di na kami pinupunta ni Ate Alma dito? Hindi naman. Hindi ko kayo nakikalimutan. Sabi ko nga, puntahan ko nga yung mag-asawa doon, kumustahin ko. Puntahan mo kunin muna sa motor. Sige. Idala mo dito sa taas para ano, tingnan natin. Yun. Late pala nang lihigaan nyo. Paano kayo nagkakasya dyan? Kasya po kami dyan. Oo. Yung biyanan mo, saan natutulog? Dyan po. Dyan sa ano? Opo. Labas? Opo. Oh, okay. Nagkakulambo lang po siya dyan. Nagkakulambo. Hindi mainit? Eh, hindi naman po. Hindi. Hindi nakikita ng may-ari? Hindi po. Pero na ano anak ko, hayaan nyo matingin ako ng yung medyo mataas magbigay, ano? Para ano. Pero alam ko, ganun kasi sa mga sari-sari store dito, ganun ang bigayan ng sahod. Dapat si, ano na lang, Junel ang babae, ikaw ang lalaki. At kunin ko na lang na ano sa bahay. Wala, hindi man pwede. Sino pong kasama ni Kian pumapasok sa school? Wala. Siya lang. Kaya naman na niya. Sabi nga nung teacher ay ano daw, mature daw siya pag walang yaya, walang kasama. Di daw nalikot. So, yung mga kalingap at tingnan natin kung anong may tutulong natin sa ano ni Junel. Ayan. At gaya ng sinabi ko dati, naghanap-anap ako ng lupa para sa inyo. Ano? Yun, para sa inyo at ipag-pray natin na matutuloy yun. Ano? Hindi ko naman sure sa inyo yun. At syempre, tulong lang din ng ano, ng oo. Hindi naman natin hawak yung ano nila, yung pag-iisip, di ba? Oo. Sana dapat tulungan nila. Oo. Inaano din nila yun. Pero, basta ipag-pray nyo, ano? Na agarang malutas yung mga problema natin. At ikaw naman, Junel, yung kung anong meron ka ngayon na trabaho, dun ka magtiis ka muna. Pag ano yun, pumasok ka lang muna, pasok ka ng pasok, magtrabaho ka para sa pamilya mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-stop eh na ano, at may pamilya ko unang pinapakain, hindi ka naman binata para pwede kang mag-absi-absin. Kung magkano yung sahod mo ngayon, pag-checkan mo na muna at at least may trabaho ka kaysa yung nandito kayo parehas. Wala kayong pagkuhanan ng pangkain, kahit mangkain man lang. Diba, tay? Diba yung ano nyo? Ikaw, tatay naman, para magkaroon ka po ng trabaho, para naman po may ano kayo. At balita ko, galing ka Maynila? Wala pong bahay. Kawawa ako dun. Eh, saan ka nagtira dun, tatay? Sa ano? Nagtsatsaga ako sa ano? Sa bangko. Nakaano, nakabaluktot. Grabe naman. Yung mga nauna po doon, maigit yung mga nauna may bahay, magaganda yung ano nila kasi may ano yung... Ano ba yung trabaho niya dati doon, tay? Ano, sa chicharunan. Mga plastik-plastik, ha? Ah, marepak-repak lang. Magkano naman sahod mo po doon? Bali, inabot ako doon ng isang linggo ay ano, nasa 600. Lang? 600 lang po. Yung sahod niyo po? Sa inyo ano, pa yung pagkain? Sa akin pa. Grabe. Hindi ka libre. Oo. Ang libre lang doon, tubig, ilaw. Ayan nyo, pati basok ko kayo dyan sa may handicraft kasi naghanap sila ng tagagawa. Kaya nyo naman po kung may magtuturo sa inyo. May alam po kayong iba. Hindi po kayo marunong noon. Yung handicraft baga magnagagawa ng mga native na designs, parang mga pamaypay, ganun. Alam niyo po yung mga pamaypay na old designs? Alam niyo po yung mga yon? Hindi. May ano naman po sila, may mga parang instructor naman sila magturo sa inyo. Ang ano doon, pag bihasa ka na, pergawa po yung bayad. Di ko alam kung ilang porsyento yun sa inyo, di pa nasabi sa akin, no? May so, alam po kayo iba. Wala po. Yun lang po ay nag-ano. Oh, kasi doon ko sana i-ano si... Ano? Si Junel. Kaso nga lang. Mahagayan doon kanina eh. Ang tagal dalawang tatlo silang nag-alis kasi tanghali na nga yung may kanya.
Mm-mm. Tanghali na yung may-ari. Eh, di nag-alis na silang tatlo. Dapat so, inantay nyo na. Bukas na siya ay. Bukas na. Pumasok ka ngayon tanghali. Ano, Jonel? Ha? Sayang yun. Saka hindi malay matanggalin ka rin ang ano. Oo. Siyempre hindi mo rin alam ang ano lang may... Hanap ka tayo kung ayaw mo ng handicraft. Ano, hanap ka ng ibang trabaho at kawawa naman nung mag-asawa ko. Baga, gusto ano? Ko, kaya nga po nagagalak-galak at sabi ko, baka makahanap ay... Mm-mm. At kawawa naman kayo dito pag ano... Makakatuloy-tuloy. Mm-mm. Yan, at lalo kay Jonel ay may pag-atasin. Ano yun, tinutuloy niyo yung pag-atas sa kanya, hindi bote? Hindi na ba, breastfeed na. Ano yun, mas malakas naman siya, ano, pag-breastfeed. Okay. Hello! Nakatingin sa camera, oh. Alam na yata ang camera. So, ayun, Jonel, yun lang ang ano ko. Ah, maganda yan at may trabaho ka na. Pag-checkan mo muna kung anong meron na trabaho ngayon. Ano? Pag-pray natin na makahanap tayo ng lupa. Pagtitiri ka ng bahay nyo, no? Sige. Ah, sige. At punta muna kami ngayon. Madami pa kami pupuntahan. Bye-bye, Bibi. Thank you po. Okay. Ano po yan, groceries? Mga, ano, Ricardo... pwedeng makain dilata at may merienda din dyan. Ano, Bibi, ano? Bye! Bye! Naibig ka na! Takot ka sa bunga nga sa boses ko? Ha? Pasok ka nga yung Jonel, ha? Mag, ano ka lang, magtiyaga ka lang, ganyan ang buhay, tulong-tulong lang, ano? Pag may blessing, i-share ko sa inyo para hindi kayo masyadong mahirapan, ano? Bye-bye! Anong pangalan nito? Mary Joy po. Mary Joy. Alagaan mo mabuti ano ah yung anak mo. At ano wala nang lamok dito, wala nang masyadong ano. Wala nang nag-spray kayo. Opo. Kasi binigyan ko sila ng pang-spray, kawawa naman yung bata pag ano ubusin ng lamok yung balat. Ah. Sige na. Punta mo sa po may maturo sa iyo pag yung halimbawa. Oh, magagawa po. Hindi naman po ayan ikaw lang kasi hindi niyo alam mo yun. Sige, punta muna po ako. Ipa-chat nyo si ano kung willing po kayong pumasok doon. At may contact naman ako kila ano. Sige. Ba't nakasarado dito? Ay, nakasarado. Dilim. Dilim. So, ayun. So, ayun mga kalingap. At yun nga, naipasok natin ng trabaho si Jonel, yung Mr. ni Marie Chris. At yun, sinasabihin ko magtiyaga kung magkano yung sahod niya ngayon para at least naman may pagkakitaan. At nandito na sila sa bayan ngayon. At sana suportahan niyo itong video, panoorin niyo, share niyo. Share natin para matulungan natin yung magsisimulang family na 'yan. At thank you so much po sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, sa aking page. At i-follow niyo po sa mga hindi pa po nakapag-follow Alma Vlog po sa aking Facebook page. Thank you so much. God bless.